Pagpalang araw sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating programa, baka interesado po kayo sa mga mahiwaga kong produkto na nakapagpapagaling sa maraming sakit na kababalaghan at normal at nagbibigay ginhawa dito sa mundo ng tao at sa kabilang mundo sa pang-araw-araw natin na buhay. Katulad po ng Magic Ha Plus, Anti-Kulam Magic Oil, Anti-Barang Magic Oil, Anti-Lason Magic Oil, Anti-Aswang Magic Oil, Healing Magic Oil. May malaki at maliit po kaming mga bote ng Magic Oil. Anti-Binat Juice, Habak de Spiritual, Habak Bakdigera, Healing Magic Tube na pausok, Anti-Lagas Hair Oil na Hair Grower, Magic Swertes sa negosyo, at ang iba ko pa pong mga produkto na lalabas sa hinaharap. Sana po ma-check nyo lang po ang aking shop sa aking page, ang mga album na may testimonials at impormasyon tungkol sa produkto, at check nyo lang po ang aking website at ang shop ko doon at pwede kayong mag-order doon. May mga iba-ibang payment options doon, basta sundin nyo lang po ang instructions. Balik na po tayo sa ating programa. Bakit hiniwalay ang mga engkanto sa tao? Bago natin sagutin yan, mga kapatid, pag-usapan muna natin ang maikling kasaysayan ng mga engkanto. Ang mga engkanto, sa madaling salita, ay ang mga mahiwagang nilalang na parang tao pero meron lang silang kapangyarihan. Ang mga engkanto ay nakatira sa lugar na tinatawag na engkan, tapos yung to dahil para silang tao. Lalo na at ang mga engkanto ay maaaring makapunta at makabisita sa mundo ng tao. Lalo na ang mga engkanto nga na nabagsak sa mundo ng tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pagbalik nila sa kaharian nila, pagkatapos nilang bayaran ang kanilang mga kasalanan, ay engkanto na talaga sila. Pero ang mga engkan, ang tawag naman sa mga mahiwagang nilalang na hindi pa pumupunta sa mundo ng tao or hindi sila makapunta sa mundo ng tao dahil ang pangalan ng lugar na pinanggalingan nila ay Engkan. Ang mga Engkan o Engkanto ay ang kasama ng Panginoon na katulad din ng forma ng tao na nakikita natin. Gawa rin sa imahe at kawangis ng Panginoon at sila pa nga ang mas unang ginawa ng Panginoon at mas malapit sa Panginoon kaysa sa tao. Una ginawa ang anghel, tapos ang Engkan, tapos ang tao. Ang mga Engkan ay may mga palasyo at iba pa kaysa sa mga nilalang na nasa iba't ibang mga lugar na hindi naman nakatira sa palasyo sa lupa. Kadalasan ang iniisip ng mga tao sa engkanto ay lahat ng mahiwagang klaseng nilalang ay engkanto at marahil nga ay mas simple nga na tawagin ganoon, pero sa totoo lang ay hindi lahat ng mga mahiwagang nilalang ay engkanto. May mga iba't ibang klaseng mahiwagang nilalang katulad ng tambaluslos o ng sigbin. Mayroon din naman mga sanib na halimbawa ay hindi naman talaga sila engkanto o mahiwagang nilalang kundi pinasukan lang ng ibang espiritu ang tao kaya nga nagkakaroon ng ibang katangian katulad ng aswang o ng tikbalang. Tao pa rin sila, taong katawan, pero dahil nga sinaniba ng ibang espiritu ay nagkakaroon ng pambihirang mga lakas o enerhiya at kapangyarihan na nagtatransform sa ibang anyo. Mayroon din naman mga kapre at hindi sila engkanto pero isa silang klase ng nilalang. Mayroon din mga sirena na magaganda sila pero yun nga, bali parang putol lang na kalahati ang tao tapos yung kalahati naman ay parang isda. Mayroon din naman na mga shokoy. Ang mga sirena ay nangangalaga o nag-iingat sa mga tao tapos ang mga shokoy naman ay kumakain sa tao. Mayroon din mga nilalang na tinatawag halimbawa na lisnuban, sila yung parang avatar na may mga buntot na tao pero hindi sila engkanto, iba lang yung tawag sa kanila. Kumbaga maraming iba't ibang mga mahihiwagang nilalang na pwede nating pag-usapan pero para lang pasimplihin sa mga tao ay mayroon mga engkan mula sa engkantuhan ng mundo tapos may mga iba't ibang mahiwagang nilalang na iba't iba rin ang pangalan ayon sa lugar nila. Pero ngayon mga kapatid ay mag-focus lang muna tayo sa kwento ng mga engkan at engkanto kasi yun nga ang pinanggalingan natin at halimbawa kadalasan sa mga tao na nandito sa mundo ng tao ay mga engkanto rin kaya narito ako para tumulong nga na gumabay sa inyo para makauwi sa inyong pinanggalingan. Ang Engkan ay ang tawag sa lugar na mas malawak kaysa sa mundo ng tao na tinatawag nating Earth. Ang pangalang Engkan para sa lugar ng mga Engkan ay nang galing nga sa tagapagligtas nila na parang Papa Jesus din nila. Mayroon ding pinadala ang Diyos na manunubos para sa mga Engkan na nagkasala. Ang pangalan ng manunubos na ito ay Engkan. Itong si Engkan ay nagpakasakit at namatay para rin sa mga Engkan o engkanto. Pero sa halip na namatay sa krus katulad ni Papa Jesus ay nakatayo lang siya at hinigupan siya ng lakas hanggang mamatay. At yan ang ginawa niya para maligtas ang lahat ng mga engkanto mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya engkan nga ang tawag sa lahat
ng lugar sa Engkan. Ang mga Engkan, lalo na ang mga hindi nagkasala, ay mga mapagmahal at mapagpasensya. At tatlo nga ang binibigay nila na pagkakataon sa mga nagkakasala sa kanila bago sila magalit. Dating panahon, ang mga Engkan, halimbawa kapag namamatay sila, ay nagiging rebulto ang kanilang mga katawan at ang mga kalag nila o ang mga dugo na lumalabas mula doon sa katawan na yon ay mga nagiging perlas na sinasabog nga dito sa mundo ng tao. At yun ang mga nakikita natin sa third eye meditation na tinatawag nating perlas ng kapangyarihan. Ang mga tao, lalo na nag-meditate na kasama ko, ay nakakaranas nga na makakuha ng mga perlas ng kapangyarihan na ito. Mula yan sa mga dugo ng mga Engkan na namatay dati at naging santos na ang kanilang mga katawan, naging parang statwa na ang kanilang mga katawan, at yung mga kalag nga nila o dugo ay naging perlas na mga makukulay na nakukuha dito sa mundo ng tao. Ang espiritu ka nga pala ng mga Engkanto na nagiging santos o ribulto ang kanilang mga katawan at perlas ang kanilang mga dugo ay pumupunta sa langit. So hindi nga totoo, mga kapatid, yung sinasabi ng mga tao na kapag halimbawa ay Engkanto ka ay hindi ka mapupunta sa langit, kasi nga mas malapit nga ang mga puting Engkanto, basta mabuting Engkanto, sa langit kaysa sa tao. Ang unang dalawang nilalang na Engkan sa mundo ng mga Engkanto ay ang mga anghel na si Ate Lanline at si Kuya Louie, na makikilala natin sa langit bilang Archangel at Gabriel. Si Archangel Gabriel, hindi siya isang tao lang. Si Archangel ay isang babae at si Gabriel ay isang lalaki. Magkambal sila sa mundo ng langit, tapos magkambal din sila sa mundo ng Engkanto na tinatawag nga natin si Ate Lanline at si Kuya Louie. Sila yung pinakamataas na mga anghel at Engkan sa dalawang mundo, sa langit at sa mundo ng Engkan. Kumbaga, mga kapatid, si Archangel at si Gabriel na magkambal sa langit ay ginawang Engkan ang kanilang sarili sa katauhan ni Ate Lanline at ni Kuya Louie, para sila ang magkambal na naglikha. Si Ate Lanline at si Kuya Louie ang gumawa sa unang mag-asawa sa Engkan na si Melodena at si Jacob. Si Melodena ang babae, si Jacob ang lalaki. At si Melodena at si Jacob na ito ang naatasan para magpadami sa mga Engkan sa lugar ng Engkan. So kahalintulad sa mga tao, para silang si Adan at si Eva, pero sa kanila ay wala silang sumpa ng kamatayan katulad ni Adan at ni Eva. May binigay ang Diyos na mga batas na pwede at bawal gawin, at ang bawal gawin na ito ay ang magsiping ang magkapatid sa ikatlong saling lahi. So halimbawa ay ang unang mga anak ni Jacob at ni Melodena ay nagsiping, okay lang yan. Tapos yung pangalawang generation, nagsiping, okay lang din yan. Pero kapag pangatlong generation na, ay hindi na pwedeng gawin yon, dahil yun ang pinagbabawal, dahil nga ay gusto ng Panginoon na mas mapakalat pa ang mga binhi ng mga tao sa iba't ibang mga pamilya. So dapat sana ang pinsan nila ang kanilang masiping doon sa pagkakataon na ikatlong saling lahi. Pero may mga hindi nga gumagawa noon dahil gusto nilang manatili ang mga ari-arian sa parehong pamilya, kaya gusto nilang magsiping na magkapatid. Diyan na nagsimula na magkaguluhan ang mga Engkanto, tapos mas nagkagulo pa, at dito na nga pumapasok ang sagot natin sa pinakaunang tanong, noong nagsama ang mga Engkanto at ang tao. Sa unang panahon kasi, mga kapatid, ay hindi pa sarado ang mga lagusan papunta sa mundo ng Engkanto galing sa mundo ng tao, at vice versa, kumbaga, hindi rin sarado ang mga Engkanto papunta dito sa mundo ng tao. Normal para sa lahat ng tao, karaniwan lang talaga na labas-pasok ang mga tao sa mundo ng Engkanto at labas-pasok ang mga Engkanto sa mundo ng tao. Tapos ang mga tao, kapag halimbawa, isa sa naging kaguluhan na kapag may kasal nga dito sa mundo ng tao, ay humihiram ng mga gamit mula sa mundo ng Engkanto ang mga tao. Halimbawa, mga plato, mga kutsara, mga baso, mga tela, at iba't iba pang mga gamit. Minsan nga ay humihingi pa ng mga baboy o mga baka ang mga tao mula sa mundo ng Engkanto, at nagbibigay ang mga Engkanto. Pero ang nangyari ay ang mga tao ay hindi nagrespeto sa mga gamit ng mga Engkanto, at binabalik nila na kulang-kulang o sira-sira na, mga biyak na yung mga plato, at bali-bali at kulang na ang mga kutsara, tinidor,
Tapos yun nga, mga basag-basag na rin yung mga baso. Kaya medyo nagkaroon ng alitan ang mga tao at Engkanto dahil nga hindi napahalagahan ng tao ang mga tulong ng Engkanto. Kaya ang pangyayaring ito ay isa na sa naglagay ng lamat sa pagitan ng mga tao at Engkanto. Tapos mga kapatid, ang mas malala pang nangyari ay dahil nga naghahalubilo ang mga tao at Engkanto, ang nangyari ay ang mga tao ay pumunta sa mundo ng Engkanto at sila ay nagiging maganda ang itsura nila kasi kapag halimbawa tao ka at pumunta ka sa mundo ng Engkanto ay nagtatransform ka para maging gwapo o maganda. Ang mga taong ito ay nakipagsiping nga sa iba't ibang mga Engkanto at ang mga Engkanto ay nawili din, minsan bumibisita rin dito sa mundo ng tao para makipagsiping sa tao. At dahil dito mga kapatid, ang kalandian ay nangagkalat sa Engkanto at sa tao. At nagkaroon ng kaguluhan. Nakita nga natin dito sa mundo ng tao kahit na hindi pa tayo masyado nakakakita sa mga Engkanto, ang kaguluhan na dulot nga ng kalandian, nagsisiping lang ang kahit sino at hindi mag-stick to one or maging tapat sa isang partner. Siyempre dito na nagsisimula ang mga selosan at mga away dahil nga sa mga iba't ibang mga relasyon sa iba't ibang tao. So nagpatuloy lang yan hanggang dumating ulit si Ate Lanaline at si Kuya Louie para isaayos ang mundo ng Engkanto at mundo ng tao. Hiniwalay na talaga nila ang mundo ng Engkanto sa mundo ng tao para hindi na magkaroon ng kaguluhan. Ganun nga mga kapatid, nakikita nga natin ang kaguluhan dito sa mundo ng tao at makikita rin natin ang kaguluhan sa mundo ng Engkanto na ang pagsisiping dahil nga sa pinakamalakas na mga pagnanasa ng tao na nagdulot nga ng pagpapadami ng mga tao at ng Engkanto, ang pinakasanhi at pinakaugat na talagang kailangan nating ipaghiwalay ang mundo ng Engkanto sa mundo ng tao. So yan mga kapatid, sana naging malinaw na sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit nga pinaghiwalay ang mga Engkanto sa tao. At sana maging gabay ito sa atin na mag-ingat na sa sunod at hindi na tayo mabagsak muli kasi lahat tayo ay nanggaling nga sa ibang mundo, sa Engkanto o sa anghel at binagsak tayo dito para magbayad sa ating mga kasalanan, huwag na nating ulitin ang ating mga kasalanan. Diyos Ama, sana po ay naliwanagan na po kaming lahat sa kung ano ang katotohanan sa mga Engkanto at bakit pinaghiwalay ang mga tao sa Engkanto at sana po ay mag-ingat na po kami para hindi na po namin maulit ang aming mga kasalanan at magmisyon kami ng matiwasay para makauwi ng maayos pagdating sa aming kamatayan sa kabilang mundo sa aming mga pinanggalingan. Amen, Jesus. Salamat po sa inyo pagpapanood at God bless. Sana po mag-relax tayo, magdasal at mag-enjoy sa kabutihan. Kung interesado po kayo, sana po ay makasali kayo sa free third eye meditation na binibigay ko po kada Sabado ng 10 a.m. sa public Facebook page ko live. At kung hindi kayo umabot sa live ay pwede nyo lang panoorin at sabayan ang replay na ipopost ko sa public Facebook page ko at sa Paraisa Self-Improvement Community. Kung sincero po kayo ay makakapagpalabas kayo ng perlas ng kapangyarihan mula sa kabilang mundo na magsisilbing patunay sa inyo na totoo nga ang kabilang mundo at may mga powers ito na mapapakinabangan ninyo sa pang-araw-araw dito sa mundo ng tao at sa kabilang mundo. Pwede kayong sumali sa Paraisa Self-Improvement Community na grupo ko po na isang komunidad ng mga tao na nagtutulungan para mas gumaling pa sa kanilang mga katawan, isipan at espiritu para maging tunay na mabuting tao. Pwede rin kayong sumali sa SKP o Spiritual na Katipunan ng Pilipinas kung saan pwede kayong malaya na magbahagi sa inyong mga pananaw, produkto, serbisyo, grupo, paniniwala at iba pa po na kaugnay sa spiritual. Hindi po ako naghihingi ng bayad sa mga spiritual na turo ko, pero kapag gusto niyo po mag-donate galing sa inyong puso, ay tatanggapin ko rin po ng taos puso yan. Marami pong salamat kasi malaking tulong yan sa akin at sa aking misyon. Kung interesado po kayo sa mga produkto ko, ay tingnan niyo lang po ang shop ko sa page ko at lalo sa website ko kung saan kayo pwede mag-place ng order at magbayad doon. Sana po ay maka-like, comment, share, subscribe, follow po kayo para mas maipakalat pa po natin ang mabuting balita. Salamat po sa inyong pagpapanood at God bless. Mag-relax tayo, magdasal at mag-enjoy sa kabutihan.